kasama natin ulit si Surfer D. At ngayon, ang pangatlong episode natin doon sa instructional video ng pagtatanim ng cabbage. Andito na tayo ngayon sa stage na nabubuo na yung head, kung tawagin, hanggang doon sa ready to harvest. Sir, ano po ang mga importante na kailangan bantayan sa stage na to ng halaman? So dito po sa ganitong stage, kailangan pong tayo ay pumasyal-pasyal ng konti doon sa cabbage. Mm-mm. Para makita natin kung may ito na. may kagat siya ng insekto. Mm-hmm. So dapat wala yan. Mm-hmm. Para mabili na maganda sa merkado. Mm-hmm. Medyo may kagat, at yan kasi ay organic nga, kaya hindi natin maiiwasang hindi makagat. Mm-hmm. So normally pag organic, hindi talaga maiiwasan. So paano natin i-maintain na maganda ang itsura ng halaman kahit na siya ay organic? So paano natin i-maintain na maganda ang itsura ng halaman kahit na siya ay organic? Kung ito sir, napasyalan ko lang nung time na kailangan niya yung maliit pa siya. Mm-hmm. So yun yung time na nag-open tayo ng tindahan. Mm-mm-mm-mm. Napabayaan siya. Mm-mm. Kung nalagyan ko lang siya nung vermity na sinasabi ko. Mm-mm. Hindi siya magkakaganyan. Mm-hmm. So yan, na-applyan na natin, kaya na-control na. So itong lagay na to, control na po ito? Control na yan. Mm-hmm. Wala na. So ilang araw yung na-delay ka? No, supposedly, anong day po yon? Ilang araw na yung halaman from transplanting? No, itong babantayan mo na bago mag-start, magbuo yung dahon? So, bali, start ka ng 70 days or 65 to 70 days, kailangan mo siyang i-monitor dahil siya nag-uumpisang magkaroon ng bulb. After transplanting yan, sir? After transplanting. Okay. So, dun nag-start mag-umpisa yung bulb. Meron ba tayong makikita, sir, na nag-start yung bulb? O naka-bulb na sila lahat ngayon? Meron tayong makikita dyan. Sige nga, sir. Pwede natin hanapin. Parang mas maganda doon sa bandang unahan. Sige, sir. Ito pala. Okay. Ito. So, ayan. Ayan. So, wala pa siyang bulb kung totoo, sir. So, wala pa siya. Ayan. Ayun. Yun yung pinaka-bulb niya. Yan yung mabubuo. Yan. So, yan dapat ay mabuhusan ng vermity para hindi magkabutas-butas. Makagat na insekto. Makagat na insekto. So, si vermity ay hindi nakamamatay na insekto. Okay. Hindi, nakakapagpaalis lang siya dahil hindi niya gusto yung amoy. Tinataboy niya. Tinataboy. Kaya nakakagat pa rin siya. Gaano ho kadalas ang paglagay ng vermity? So, bago ito kasi mabuo o matumiklop, nasa 1 week. Kaya okay. Mga 3 beses sa 1 linggo na yon, yun naman yung kasalanan. Doon lang tayo maglalagay ng ganong kadalas. Mm-mm. Ito na yung pinaka maselang part ng buhay ng cabbage. Cabbage. So dito nakasalalay kung ikaw ay kikita o hindi. O hindi. Mm-mm. So basically po, itong nakikita natin na to na garden ay demo lang ni sir. Hindi po ito yung farm. Tama po. So yung farm, gaano kalayo yung farm dito, sir? Nasa mga kulang 1 kilometro. Doon sa farm, ayun, alagang-alaga po yun. Kasi yun talaga yung pang-production. So dito po may makikita nyo, lalo na doon sa distance ng transplant ng paglilipat-tanim. So ito, kung makita nyo, 1.2 din yung plastic o yung kamay, 1 metro. Mm-mm. Pero tatlo lang. Mm-mm. Pero doon sa ibang area, mapapansin natin 4. Mm-hmm. Meron din dito na meron akong tinatawag na waray. Mm-hmm. 5. Parang lima alternate. 5 siya pero pahalang. Oo. Pag dito mo siya binilang, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Pag ganun siya. Pag ganun. Slanting. So 5 lahat yan. 5. Pag dito mo tiningnan, tatlo, dalawa.
tawag ko dyan, waray. Waray. Pero okay, mapapansin nyo, hindi siya maganda dahil crowded masyado. Crowded. So this is part of your experiment. Yan. Inaaral ko yan, sir, para doon sa mga maliliit ang farm. Oo. Maituro ko na kahit na maliit yung farm mo, pwede kang mag-tanim. Magdagdag doon sa number of heads. Yan, tama, sir. Pero ang laki ng kaibahan ng tatluhan, napakalalaki ng halaman. Ano, puntahan nga natin, sir, yan. So ito, tatluhan po ito. Ito, tatluhan to. So ito. Ito, tatluhan din to. So yan, malaki yung pagkakaiba ng halaman doon sa masyadong crowded. Bukod po doon sa pag-apply ng vermity, ano pa po ang mga importanteng management sa ganitong stage ng halaman? So yung pag-aalaga, kailangan mo pa rin tuloy-tuloy na alisan ng damo. Okay. Para walang mapagtaguan yung mga insekto na yung mga murang damo, pinagtataguan nila. Pag gumulong si damo, lilipat sa halaman, si halaman naman na sisirain. Ang sisirain niya. Pero itong stage na to, halos hindi na rin nakakatubo si damo. Si damo, ano po? O, dahil wala nang sikat ng araw na dumidirekta sa lupa. Sa lupa. Kaya hindi na magkaroon ng init yung buto para tumubo. Walang special na fertilizer. Wala, sir. Yun pa rin. Pag organic, mula nung tinanim, yun na siya. Yun pa rin. Walang kailangang idagdag. Dilig. Dilig lang ng dilig. Dilig lang ng dilig. So sir, yung pagdidilig mo ng vermity at pagdidilig mo ng tubig, sabay ba yun? So, ang kailangan dyan, sir, kung mag-a-apply ka ng vermity, kung bandang hapon, sa umaga pwede ka na magdilig. Okay. Pero kung nag-apply ka ng umaga, mas maganda kinabukasan mo na uli, diligan ng tubig. Bakit, sir? Kasi sa gabi kumakain ng husto yung ating halaman, eh. Para ma-absorb niya. So, kung diniligan mo siya sa hapon, so wala na yung matabang na yung vermity na ginamit mo. Ibig sabihin, hindi ka dapat magdilig sa hapon. Okay. Para ng tubig. Ng tubig. Para hindi ma-wash. Para hindi mahugasan. Mahugasan. Oo. So, ang recommendation mo, sir, ano ang mas magandang oras ng paglalagay ng vermity, sa umaga o sa hapon? Mas gusto ko, at least sa mga practice ko, mas maganda ang kinalalabasan nung sa hapon. Sa hapon. Okay. So hapon, lagay ng vermity. Kinabukasan, lagay, maghugas tubig ng tubig. Tubig. Nakain na niya yun. Nakain na niya. Okay. Ilang araw na po siya nung time na mag-start siyang mag-form ng head? Ito, 65 days nga, sir, mag-uumpisa na siya. 65 days. 65. Hanggang... anong 70, araw bago siya pwedeng i-harvest? Hanggang 80 days. 80? So, pero ang sinasabi ko nga, Direk, sir, pag na-delay ka ng pagdidilig dyan at nalanta, 1 week agad yung... And delay mo? Delay mo. Mm-hmm. So pwedeng umabot ng 90 days yan. So kung na-delay siya, dahil nagkulang ka sa management. Management. So para ma-maximize mo yung income, kasi the shorter yung time na maka-harvest ka, mas less yung pagod, posibleng mas less yung gastusin, mas maibibenta mo ng mas mabilis yung produkto. Ano pa, sir, ang ano, mga practical tips na pwede mong ma-share para sa stage na to, para ma-maximize nila yung income? So kung makikita nyo, mapapansin nyo, dito sa banda na to, parang may mga nasusunog na dahon. Yan yung nasobrahan ko ng tubig. Tubig? Nung minsan isang gabi, nagpatubig ako, biglang may nakipagkwentuhan sa akin. Nakasara pala yung dulo. Di sumobra yung tubig dyan. Kumagabi, pinatay ko na lang yung aking gripo. Sinabayan ko ng tulog. So yan yung naging resulta. Kaya iwasan din natin yung sobrang tubig. So itong parte na to na parang medyo naninilaw. So kailangan nating applyan to ng pangdahon na organic. Okay. So, yun na nga yung vermity, or kung sa commercial, marami namang nabibili. Paano mag-harvest? Oh, sa pag-harvest, hahanap lang tayo ng medyo maedad-edad na rito at no, maka-harvest tayo. Okay.
ito sir, mukhang malaki to. Maliit pa. Tigas pa. Direk ang kailangan ano, yung tigas niya. Matigas dapat. Basta matigas siya, pwede na. Pero mas maganda sana kung kalahating kilo pinakamaliit, then pataas ng isang kilo. Para maganda ang kita. Yun po ang mga hinahanap sa merkado. Sa merkado. Ay. So, direct, pwede na ito. Okay. Yan, sir. Pwede na yan for ano? Pwede na yan. Pwede na yan. Pwede na yan. Yung isa na yan, pwede na rin yan. Paano mag-harvest? Simpleng-simple lang, sir. Paano mag-harvest? Baka ka dito. Paikutin. Okay na. Ah, okay. Tapos, kung may kutsilyo, hihiwain lang dyan. Pasubok ko, ah. Ito sir, pwede to. Pwede yan, pwede. So, yun. So, kung medyo natatamad kumuha ng kutsilyo, pwede rin naman. Lambot naman yan. Oo. kung taga kapitbahay ang kukuha, pwede na. Pwede na. Medyo malambot pa to. May init kasi eh, kaya medyo malambot eh. Malambot kasi mainit na. Oh, mainit. Anong oras sir yung ideal na pag-harvest? Mas magandang mag-harvest ng mula alas 6 ng umaga or mas mababa pa alas 5 hanggang alas 8 lang. Pagkalampas doon, medyo lantahin na si gulay. Si gulay. Cabbage. I-try pa nga natin to isa sir. Okay na, pwede na to. Sir, makakatulong ba? Makakatulong ba na itong cabbage na to, hindi mo tatanggalin yung outer leaves pag dinala mo sa market? So, sa tingin ko, sir, kung ito hindi natin tatanggalin, so, maaaring ma-preserve siya ng one day. Okay. Pero, malaking perhisyo to sa mga basurero. Kasi, dagdag waste to. Dagdag waste. Oo. Pwede naman natin tong ibalik doon sa ating vermi composting. I-compost mo na lang. Para maging pagkain nyo ng bulate at maging abono ulit. Oo. Okay. So, anong packaging nito? Paano mo pinapack? 10 kilos per packaging. 10 kilos? 10 kilos. Normally, sir, ilang mga 15 to 20 pieces per mga bundle? 20 to 25 pieces yung ganyang size. Sizes. Kumbaga sa tao yan, dalaginding pa lang. Bakit sir, sa market, mas gusto nila yung ganitong maliliit? So, sir, pagka kasi nagluluto tayo, siyempre, ang cabbage, madalang naman yung nagluluto ng kamukha namin ni sir na nilalagyan lang ng karne norte. Kundi yan ay pang sahog lang, kaya maliit lang yung kailangan. Ang kailangan. So, kumbaga sa pansit, isa lang to sa Ricardo. O, isa lang yan. So, kaya ideal lang to. Sa isang pamilya, ideal lang isang head. Isang piraso. Kasi ang dami pang ibang gulay eh, na isasahog. Tapos meron ka pang karne, may hipon, may chicken. Ito ba ang pag-harvest mo, sir? Hindi to sabay-sabay, no? Ah, hindi. Oh, pipiliin mo lang talaga. Talaga ngayon, kung alin yung naunang lumaki. Yun lang unang i-harvest mo. I-harvest natin. So ilang beses mong binabalik-balikan yung ano, yung farm o yung garden? So bali dun sa pagpapatubig pa lang natin, sir. Kasama na yun dun sa pag-inspection mo kung ano na stage ng tanim mo. Hindi mo kailangan maglaan ng panibagong oras para lang inspeksyonin siya. Habang nagpapatubig ka, nagdadamo, nag-aabono, nakikita dapat mo na. Alam mo na yung stage pang-harvest na ba or hindi pa. Mm-mm. So yun yung practical na gawain dapat. Mm-mm. Paano mo to yung post-harvest handling para pagdating sa merkado, let's say sa Manila, fresh siya? So, sa harvesting, hindi naman ganong kasailan si cabbage. Pero hindi ko lang alam, sir, kung yung cabbage ko lang. Dahil kung mapapansin nyo, yung nanggagaling sa taas, Biskaya man o Baguio, nakabalot siya ng yaryo. Okay. Para maabsorb niya yung
nababasa itong nguso. Mm-hmm. Na pinagdad dito nagsisimula na parang nalalakno siya. Mm-hmm. Hanggang sa masira yung repolyo. Mm-hmm. So pero ito sa karanasan ko, sir. Dito. Sa karanasan ko umaabot sa basket ko ng 1 buwan yung cabbage ko nang hindi nagkakaroon ng lapnos. 1 buwan nasa labas o nasa chiller? Nasa labas. Wala siya sa refrigerator. Oh? Subukan mo, sir, para mapatunayan mo. Para masabi mo hindi ako sinungaling. Yan ang gusto ko kay Sir Ferdy. Laging maraming challenge. Kina-challenge tayo lagi. Oo. Ayan. Ano pa, sir, ang mga importante na kailangan natin i-discuss? So, yun lang. Napakasimple ng ating pagtatanim ng cabbage. Huwag natin masyadong pahirapin. Mm-mm. Baka hindi sila magtanim. Pero ganun lang kasimple. At mas pwede pang pasimplehin. Mm-mm. Basta tuloy-tuloy lang ang gawing pag-aaral. Ako, kahit sa sanay na sanay na ako sa repolyo, mm-mm, tulad ng binanggit ni Sir kanina, na ito talaga ay demo ko lang. Uh-oh. Nandyan yung iba-ibang uri ng klase ng pagtatanim, mm-mm, iba-iba ng treatment, mm-mm, saka pati nga yung paglalagay ng mga puno niya, yung distance niya, mm-mm, kung alin yung maganda, mm-mm, siyempre yun ang kukunin natin. Mm-mm. Alin yung kikita ka dun sa ganong kaluwang, mm-mm, alin yung mahirapan ka sa pag-control ng damo, ng peste, mm-mm, so dyan natin inaaral sa kapirasong taniman. Mm-mm. So ito, sir, sabay-sabay mong tinanim, tapos hindi siya sabay-sabay aanihin. Tama po. Ilang linggo ka nag-harvest hanggang maubos mo yung tanim mo? So simula doon sa mag-harvest tayo ng unang harvest, uh-oh, nagkakaroon pa ng 2 weeks na harvest time. Nasusunod. Ano yan? Pagitan? Pagitan. O after 2 weeks, ubos na lahat? After 2 weeks, ubos na. Ubos na lahat. Ubus na. So ang pag-harvest mo, posibleng every day? Every day. Hanggang 2 weeks, hanggang maubos siya. Hanggang sa maubos, mm-hmm, siya. So, punta naman tayo, sir, sa kitaan. Dahil organic ang ginagawa mo, at yung fertilizer mo, organic fertilizer mo, ay gawa mo. Yung vermity ay gawa mo. Diba? Ang lupa ay lupa mo. Ikaw din ang nagmamanage. Halos wala kang gastos. Halos lahat. Kasi nire-recycle ko lang lahat yung mga kung ano meron dito sa paligid ko, eh. Oo. So, dahil doon, magkano ang farm inputs mo na ginagastos? So, sa kung ang pagbabasihan natin ay hektarya, okay, so mababang mababa lang. Sa isang hektarya, pag gumastos ka ng 30,000, kung organic, okay, na nandyan yung inputs. Okay. Yung hindi ka bibili ng organic. Uh-uh. Okay. So kaya lumalaki ng ganong kalaki, nandyan yung pag-cultivate ng lupa, mm-hmm, tapos yung plastic mulch. Mm-hmm. So, yun lang. So sa land prep? Sa land prep. Plastic mulch, plastic, yun yung pinakamalaki. Mm-hmm. Doon sa fertilizer, insecticide, halos wala na. Wala. Dahil wala ginawa mo lahat. Mm-hmm. Magkano naman, sir, mo nabibenta sa ngayon? Nung December, January, 'di ba nung unang gumawa tayo, ang computation mo ay 70 pesos per kilo. Per kilo. Pero nung January, 180 pesos per kilo. So, hindi naman tayo, sir, nagbenta ng 180. Oh. Nagbenta lang tayo 100 hanggang 120. 120. Dahil hindi ko maatim na ibenta ng 180 yung repolyo ko, eh. Ah. Pero yun talaga ang presyo noon, 180. Tama nung po. January. Okay. So, sige, sir. Doon na lang tayo sa gusto mong presyo na mababa, yung 120. So, ito ngayon, bagamat organic natin siyang tinatawag, okay, at talaga namang organic ang ginamit natin, mm-hmm, ayan, may butas. So, kung hindi ginamitan ng, nakalalasong pestisidyo, malinis na malinis, so, malinis siya. Malinis to, wala yan. Pwede nating gawing insalada mamaya ito. Ang presyo ko dito, katulad rin ng presyo nun ang gagaling sa Baguio. Kung ano yung presyo nila. Kasi wala naman akong market ng organic, eh. Kung ito'y dadaling ko sa Metro Manila, para lang i-deliver ng ganun ka, kumbaga, ito lang dadalhin. So baka malugi pa ako. Sa transport cost. So, masarap nang kainin to natin ng mga kaibigan, oh, kaysa sa ibenta ko pa. Oo. Okay. So,
doon tayo sa halimbawa business ang pinag-uusapan natin ngayon. At pinag-uusapan natin ay 1 hectare. Sabi mo nga ang inputs ay around 30,000. 30. Oo. At mag-ilang kilo ang na-harvest mo sa loob ng isang hektarya? So sa ayun dun sa in-harvest ko nung huling-huling harvest na tinanim ko. More or less nasa mga sa isang hektarya kung kukumpute natin lahat nasa mga 12 tons eh. 12 tons. 12 tons. Wow. So that's 12,000 kilos. Kilos. At 120. Yun yung presyo ni Ulysses. Dahil doon sa bagyong Ulysses. Hindi sir, nung January yon. Dahil epekto pa rin siya. Epekto pa rin. Okay, Ulysses, sige. So kung yung presyong 120 at 12,000, magkano yun sir? Magkano to? 1,440 yung isang hektarya na pag nagbenta ka ng 120 pesos na ang puhunan mo lang ay 30,000 pesos. Sobra. Sir, baka walang maniwala sa atin yan. Sige, di mag-conservative tayo. Ano ang presyo ngayon ng cabbage? So ngayon, ang presyo ng cabbage ay 40 to 50. 50. 40 to 50. O sige, doon na lang tayo sa 40. Sa 40. Times 12,000. 12,000 times 40. Ilan? 480 lang. 480. Halos kalahating milyon. 30,000 lang din ang puhunan mo. Pero hindi pa rin masama. Hindi masama. Palagay na nating merong labor cost na bigyan mo na yung 50. Diba? Pwede 400 pa rin. Yun, maniniwala na. Kahit yung mga nagtatanim ng repolyo, maniniwala na doon. At yun talaga yung... Oo. So, kung ano, kung inorganic ka, bumili ka ng fertilizer, bumili ka ng insecticide, diba? Magkano idadagdag doon sa 30,000 mo? So, yung pagka ginagamitan ng commercial na fertilizer at pesticide, oo. So, yung 30 mo, posibleng maging 120 or 150 pa. 150. Okay. So, 400, 450 minus 150, meron ka pa rin 300? Malaki pa rin. So, kaya malaki nga, pa rin. Kaya nga, direct, maraming nagtatanim ng repolyo. Kasi dun sa kilos nila binabawi. Mapapansin nyo, sa dengget, 10 pesos, 15 pesos, pero marami pa rin nagtatanim. Doon sa kilo sila bumabaw. Tapos yung planting distance nila, maliit. Nila kinukompress. So maliit yung space, mas marami kang maitatanim, marami kang mag-harvest, kahit na maliit pa halimbawa yung halaga, kikita ka pa rin kasi marami kang i-harvest. Ayan sir. So baka dadami lalo ang estudyante mo. Wala pong masama at yun naman ay layunin natin. May kwento ko sa iyo sir kung di mo naman kasi natanong. Hindi ko naman alam kung naikwento ko na sa iyo. Pero itong lugar na to, batang maliit pa lang ako, pangarap ko na talagang mabili. Itong spot kung asan tayo? Itong area na to na okay. 1,702 square meter na ngayon. Okay. Una kong nabili dito ay 1,000 pero dahil nadagdagan, so inabot na ng 1,702. So pero ang gusto kong mabili sana yung buong area na to kasama yung rice land. So ang pangarap ko, makapagpatayo ng eskwelahan. Okay. Eskwelahan. Kasi ang nilalakad ko nung ako'y nag-aaral, 5 kilometro mula doon sa aming bahay papunta sa school, na puro putek, puro amorsiko, walang karsada. Kaya sobrang hirap. Yun. Saan ang original na bahay niyo? Sa malayo doon. Anong bayan 'yon? Dito din pero sa bundok. Malapit na sa bundok. So 'yun nga, pangarap kong bilhin 'to. Nung nag-aaral naman ako, ang pangarap ko ay maging doktor. Okay. Pero dahil sa kahirapan, at bulakbol din ako nung nag-aaral,
Wala akong ginawa kundi maligo sa bukal. Yung bukal na ipinangalan ko sa co-op. Kaya bukal ang pangalan ng co-op mo. Kaya bukal ang... yung sanday lang kaya hindi kami nakatapos dahil dun sa kahirapan, marami kami magkakapatid. So yung pangarap ko naman na mabili to, nagawa naman. So yung pangarap kong maging doktor, hindi natupad yun. Pero yung pangarap kong maging eskwelahan to, ginagawa ko ngayon kahit na hindi sakop ng DepEd. Okay, hindi formal. Hindi formal. Kumbaga nagtuturo pa din ako dahil natupad naman yung pangarap kong mabili to. At saka viewers natin, si Sir ay nagtuturo ng libre. Baka sugurin ka na ng mga tao dito, Sir. Alin ba, Sir, yung libre? Turo lang ba? Ano ba? Turo lahat, ba? Di ba, sabi mo? Oo, pati nirienda at pagkain. Ito yung kakaibang pagtuturo. Sa'yo yung turo, sa'yo yung pagkain, sa'yo yung nirienda. Libre kwento pa. Libre kwento pa. Bakit mo ginagawa yan, Sir? Yan, bilang pagtanaw ng utang na loob, kung ano man yung nararating ko ngayon, ibinabalik ko lang yung aking mga... Kumbaga, kung ano may tinanggap ko, binabalik ko lang. Mga pangarap ko na natupad kahit hindi ko inaasahan na gagawa ko. So, yung pagiging doktor ko, baka sakaling baka maging albularyo. Ayun. So, wala akong masabi doon sa charity. Sabihin na natin, charity ni Sir to na yung frustration niya na hindi ka nakatapos ba? Hindi nakatapos. Na frustration ni Sir na hindi siya nakatapos. Yung hirap niya nung nag-aaral siya. Ngayon, binibigay niya dito sa farm niya, dito sa bakuran niya. Binibigay niya ng libre yung lahat ng natutunan niya, lahat ng kaalaman niya. Kasi sa totoo, yung kinukwento ko ay kasaysayan ko, kaya mahirap mong mahirap kang magdugtong ng tanong kapag nalaman mo totoo yung sinasabi sa'yo. Ano, Sir, harvest pa tayo? Sige, Sir. Magpakita pa tayo ng ng mas maraming i-harvest. Ano pa tayo dito? Merong mga ilan-ilan na naligaw eh. Parang sa tao din eh. Na mas maaga siyang lumaki. Makakapa naman eh, pag matigas. Yeah. Ito ho tayo nagtatapos dito sa series natin ng Cabbage Farming for Lowland. Sir, meron ka bang gustong sabihin sa mga viewers natin bago tayo mag-end? Parang masabi ko na. Nasabi, Sir, na lahat. Pero sa mga viewers ni Sir, sa ginawa naming video, magamat ongoing na yung aking pagtuturo, maaari pa rin kayong makahabol kung nais nyo. Bigay ko na po yung number ko para sa ibang details na gusto nyo itanong. Ang number ko po ay 0906 824-9813. Huwag nyo lang po akong gawing textmate, magagalit yung misis ko. Ayan, so didiretso na ho kayo ng tanong kay Sir, kasi ako, so sobrang tuloy-tuloy din po ng pagpuproduce ng video, hindi ko rin ho kayo masasagot lahat. Kaya mas maganda kaysa na natin i-diretso yung mga tanong ninyo. Ayan. Sige, Sir, maraming salamat po. Maraming salamat din po, Sir, sa pag-aabala nyo sa pagpunta sa aking munting farm. Tagahanga tayo sa mga fans.